Kaya may kwento, kaya may problema, kasi may karapatan na tao na nalalabag. Whether kwento ng bakla, o kwento ng inaaping asawa, o inagawa ng lupa. Lahat yun tungkol sa paglabag sa karapatan ng tao. Kaya ang tao nagiging hindi kumpletong tao. So lahat ng kwento ay tungkol sa kung paano isang tao magiging mas buo na tao. So kaya ako nagkwento upang makapagsilbi maski pa paano, upang makita ng ibang mga tao kung paano sila lalong magiging buong tao. Kasi lahat tayo, wasak-wasak. Si Ricky Lee ay isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Sumulat siya ng higit 180 mga iskript na tinangkilik ng publiko at umani ng mga parangal sa Pilipinas at ibang bansa. Higit sa pagiging mahusay na manunulat, nagsilbing mentor at inspirasyon si Ricky sa napakaraming tanyag na manunulat at direktor ng panibagong henerasyon. Maagang naulila si Ricky nang mamatay ang kanyang ina. Bata pa may inferiority complex na ako. Maaga akong naulila, sakitin, clumsy at makakalimutin. Walang sense of direction. Weird ang tingin nila sa akin, lagi kong kinukumpara ang sarili sa iba. Ba't ang dami nilang nagagawa na hindi ko magawa? Anong kulang sa akin? Kung nasaan man ako ngayon, kung anumang tagumpay ang meron ako ngayon, matatag ang kinatatayuan ko kasi nakatungtong ako sa isang bundok ng mga pagkakamali at mga pagkabigo. Habang nagtatrabaho bilang waiter, nag-aral si Ricky sa UP. Sa panahong ito, isinulat niya ang kanyang kauna-unahang short story para sa Philippine Free Press. Sumulat din siya ng mga artikulo, maiikling kwento at sanaysay. Sunod-sunod ang panalo ni Ricky ng Palangka Awards. Nakilala siya sa kolehiyo bilang bagong boses ng henerasyon. At dito siya unang nabigyan ng pagkakataong sumulat ng pelikula, ang Dragnet. Ngunit, ito rin ay panahon ng hinagpis at gulo. Namamayani noon ang halimaw ng batas militar. Nakulong si Ricky dahil sa kanyang mga paninindigan. Pagkalaya, binago ng panahon ng kanyang pagsusulat. Isa sa pinakamakulay at pinakamahalagang bahagi ng buhay ko ay nang maging aktivista ako noong panahon ng martial law. Lahat ng mga personal na ambisyon ay kinalimutan ko. Ang buong buhay ko ay inilaan ko na para sa iba, para sa bayan. Nakulong ako ng isang taon sa Fort Bonifacio. Minsan sa gabi, iniisip ko, paano na mga pangarap ko? Hindi na ba matutupad? But in the end, I realized it was all worth it. Dahil wala nang sasarap pa kaysa sa pakiramdam na hindi lahat ng ginawa mo ay para sa sarili mo lang. Nagsimula ang kanyang mga obrang nakaugat sa mga problema ng lipunan. Tinaguri ang second golden age ng Philippine cinema. Sumibol ang henerasyon ng mga kwentistang gumagawa ng mga pelikulang impluensyal, napapanahon, tinatangkilik ng manonood, at kinikilala rin sa ibang bansa. Isinulat ni Ricky ang marami sa mga pelikula sa panahong ito. Tinalakay ni Ricky ang kondisyon ng lipunan at ng mga maralita. Mga isyu ng kababaihan, gender at sex, at maging ang lipunan at politika. Every movie, every work that Sir Ricky Lee produces, it's like, it has a story of what it is not just to be human, but also what it is to be a Filipino. Left that kind of legacy, and it would be a shame if people don't know that. Like Moral and Himala, I think he has a very good grasp of the human condition. Si Ricky kasi yung nagsasabi sa'yo na lahat yata ng story na isulat na or na ikwento na, pero yung paraan ng pagkwento nito, yun yung hindi pa. Walang iirap, walang kukurap. Es perekengkeng, es perekangkang. Yung narratology, yung beginning, middle, end. Yung mga ganong konsepto, kay Ricky yun. Tapos yung think visual, kay Ricky yun. Sige, magsigwi na ho kayo. At hindi na ho magagamot siya. Isa sa pinakamahusay na pelikula ng ating bansa na tinawag na Best Film from Asia ng CNN, ang Himala. Isang politikal na pagsusuri ng ating lipunan.
Ito ang kauna-unahang Filipino film na itinampok sa main competition ng Berlin Film Festival at nagwagili ng Hugo Award sa Chicago International Film Festival. So tinitingnan ko lahat itong mga totoong may sakit and tinitingnan ko sila lahat, suffering humanity, naghihintay ng himala. Dineside ko na i-revise ko yung monologue ni Elsa addressing them. Walang himala! Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos! Walang himala! Dahil kay Ricky, nakilala ang manunulat bilang mahalagang boses sa paglikha ng pelikula. Kabilang po ako doon sa profession na tinatawag nilang invisible. Kami po yung madalas mga pangalan namin hindi nalalagay sa press releases, sa posters, sa billboards. Kami yung mga pangalan ay wala sa mga trailers. Kami yung madalas mga pangalan hindi nababanggit ng mga artista pag nagpo-promote sila ng pelikula. Kami po yung mag-isang humaharap sa bangkong papel, gumagawa ng kwento. Pero paglabas ng pelikula, kung minsan sarami ng nabago, hindi na namin nakikilala yung pelikula. Pero masarap pong magsulat. Pag nakagawa ka ng isang script at nakita mo na yung trabaho mo, pinagbuti ng mga artista at ng director, yun yung magic. At kung yung paulit-ulit kang napasama sa magic na yun, sobra-sobra na pong himala yun. Gusto ko rin pong ibahagi ito sa mga kasamang kong scriptwriters, sina Pete Lacaba, sina Raquel Villavicencio, Vivette Ortesa, marami po sila. Roy Iglesias, Ding Lau, gusto ko pong banggitin sila, Vivette Ortesa, gusto pong banggitin sila lahat kasi kaming mga writers, sabik kami, sa respeto at atensyon. Kaya sana po may mahaba akong listahan dito ng lahat ng scriptwriters. Gusto ko rin pong ibahagi ang trophy ito sa mga baguhan at aspiring writers na naghahangad na makita yung pangalan nila dun sa screen na makaakyat din sa entabladong ito. Gusto ko sabihin sa kanila na nung unang panahon kagaya nyo rin ako. Gusto kong pasalamatan ang manunuri uli. Kasi kanina hindi masyadong maayos yung papasalamat ko. Kasi sa pagkakaalam ko itong kauna-unahang pagkakataon na binigyan ng karangalan na ganito ang isang scriptwriter. Maraming salamat po. Mula pa noong 1982 at habang isinusulat ang kanyang mga obra, nagbibigay rin siya ng mga workshop sa mga nangangarap maging scriptwriter. Naging daan ang kanyang mga workshop upang mabuo ang isang komunidad ng mga manunulat at kwentista ng bayan. At the time, no, that there were no formal schools for filmmaking, for directing, for scriptwriting, si Ricky ang nagtiyagang mag-aral on how it is done. And hindi lamang niya inaral ito para sa kanyang sarili bilang isang manunulat. Inaral niya ito to share it with all of us sa lahat ng mga batang nangangarap maging isang manunulat isang araw. Pag estudyante ka na, Ricky, kailangan kang ma-expose kung ano yung nasa labas. Kailangan yung makipagsalambuha sa mga tao outside. Kung titignan natin ang pinagmulan ni Ricky, makikita mo ang mga bida niya ay mga ordinaryong tao. Hindi pahapyaw ang pagtalakay sa tinatawag nating buhay ng ordinaryong tao, kundi malaman. Malalim, malaman, may kinalaman sa lipunan. Yung uri ng cinema ni Ricky ay talagang kinu-question niya lahat ng mga assumptions natin, worldviews natin na kinalakhan na hindi nakakabuti sa atin o sa taong bayan. Allegorical ang pelikula ni Ricky Lee. Ito ay isang allegoria tungkol sa relihiyon, allegoria sa kababaihan o kasarian, allegoria tungkol sa politika. Sabi niya, mahalagang palayain niya ang inyong mga sarili, palayain niya inyong kamalayan, paglaya, yung sinabi ni Ricky agad, na taon din siyempre ang panahon niya ng martial law. So, napakahalaga ng salitang paglaya, napakahalaga ng salitang kalayaan. Kaya para sa mga workshoppers ni Ricky sa nagaya ng mga nandaang batches, manahin nyo hindi lang yung galing niya sa paghabi ng kwento, hindi lang yung galing niya sa letra, kundi yung galing at paninindigan niya na ipaglaban ng tama at ipaglaban ng bayan, lalo na sa panahong ito. Kailangan natin matutong lumaban. Isa na siyang institusyon sa industriya natin.
his material has been filmed by great directors, great filmmakers. So yung kanyang body of works, sobrang hindi mo mapapantayan. And lahat ng sinusulat ni Ricky, may kabuluhan. He inspires us, influences us into injecting Filipino values, Filipino beliefs, and things that we can be proud of as Filipinos. He gave me the confidence to speak up. Hindi alam ng mga tao, but these workshops are free. In fact, si Sir Ricky lahat gumagastos, pati pagkain, every lunch, every merienda ng lahat ng estudyante, sagot niya. Bago mag-workshop, ang preparations niya, grabe. Gumagawa siya talaga ng paraan na pagdating sa kanila, may share niya lahat. Yan lang naman masaya siya pag nag-share siya sa mga workshoppers. Galing siya sa buhay na mahirap, kaya madali siyang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng kanyang talino, kanyang kausayan. So meron akong baguhan, may datihan. Meron akong exposed, hindi exposed. Meron akong director, may artista, may cinematographer or producer, may teacher. Mini-mix ko talaga yon eh. Para they will feel na in the end, lahat tayo nagsisimula sa step one. Mahalaga na maging mahusay kayong writers, pero mas mahalaga na maging mabuti kayong tao. So sa akin, mas importante yung maging mabuti kayong tao. From there, magpuproceed na yung lahat eh. Kasi, how can you contain sa puso mo lahat ng klase ng characters mula sa pinakamasasama hanggang pinakamabubuti, hanggang sa madre, hanggang sa pilot, hanggang sa anak na alibugha, hanggang sa nanay na pasaway. Lahat yun, i-contain mo sa puso mo. Paano magkakasya kung ang kurikuripot ng puso mo at ang liit-liit? Lumilika ako dahil wala akong magagawa kung hindi ako lumilika. I have no choice. It's just like breathing. If I stop creating, then I stop breathing.